Itong buwan ng Ramadan ay isa sa pinakamabiyayang buwan para sa isang mananampalatayang Muslim. Dahil sa buwan na ito, mas lalo nating mararamdaman ang pagkakaisa ng mga mananampalataya na sama-samang nagsasagawa ng 5 beses ng pagdarasal at pagtataguyod ng sunna tulad ng pagsasagawa ng taraweh at tahajud sa masjid sa tinakdang oras. Ngunit, paano kung ito'y matigil ngayong buwan ng Ramadan, dulot ng social distancing at lockdown upang sa pagtugon at pag-iwas sa pandemic na sa kasalukuyang nangyayari ang COVID-19. Maituturing pa ba itong mabiyayang buwan? O, aking kapatid, o kapwa mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong malungkot, huwag tayong panghinaan ng loob, bagkos ipagpatuloy natin ang ating pagsagawa ng mga ibada katulad ng una, pag-aayuno o fasting. Kung dati ay naisasagawa natin ang mag-ayuno at naisakatuparan natin ito na bukal sa ating puso, ay mas dublihin natin at mas pagbutihin natin na may sagawa ulit ito na walang balakid at pag-aalinlangan habang tayo ay nasa malusog na pangangatawan at matinong pag-iisip. Pangalawa, pagtulong sa kapwa o charity. Alam natin na ang buwan ng Ramadan ay buwan din ng pagbibigayan. Kaya kapatid, kung ikaw ay may kakayahan na tumulong, lalo na sa pinansyal, ay ito na ang buwan na pinakamabiyaya para sa iyo. Natulungan ang mga kababayan at kapatid nating nagugutom ng dahil sa lockdown. Ibuhos mo ang iyong kayamanan sa oras na ito sa pagtulong sa kanila. Ang Allah ang nakakabatid ng lahat at kung ano ang biyaya na karapat-dapat sa ating mabuting mga gawain. Panghuli, hindi matitigil ang pagsasagawa ng maraming mabuting gawain sa buwan ng Ramadan. Kung wala tayong kakayahang tumulong sa pinansyal at tayo ang isa sa mga biktima ng lockdown, huwag tayong panghinaan ng loob. Bagkos, mas dublihin natin ang ating pagtitiis at pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng Quran at pag-unawa sa kahulugan nito. Kaya, masasabi kong mas magiging mabiyaya ang buwan na ito kung maisasakutuparan natin ang lahat ng mga inutos na gawaing pagsamba na bukal sa ating puso at may takot sa dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa likod ng malaking pagsubok na ating kinakaharap. Nawa, patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at biyayaan tayo sa lahat ng ating mabuting gawa.